Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kapatid na OFW. Sa araw na ito, samahan niyo ako sa muli nating paglalakbay. Ating aalamin ang mga sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Kung ano nga ba ang kanilang saloobin sa pagtakbo ng isang Francis Leo Marcos sa larangan ng politika at kung gaano nga ba ito kakilala. Ito ang tutumpukin ng ating topic sa araw nito. At syempre kung bago ka lang sa aking tahanan, mangyari lamang na pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Okay, tara, let's go! So ayan mga kaibigan. Alright, good morning mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nandito at mayroon tayong nakitang mga grupo ng tricycle driver. Unahin siguro natin si Kuya, ayan. Pari ko muna, siya manggalman salita sir eh. Siya magsalita. Ano pangalan ko ya? Kung okay lang. Pangalan niyo ho? Jaime. Ano po? Jaime. Kuya Jaime, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Nakilala ko to sa ano, sa yung na viral ito noon yung sa TV. Sa YouTube. Uh-huh. Yung tungkol sa kinukuha, yung pamimigay niya ng maraming bigas, uh-huh, ayuda, uh-huh, na talagang nagbibigay. Okay. So, ngayon po kasi tumatakbo siyang senador number 44. Ang isa sa katanungan ko, kung sakali ba, maisasama mo ba siya sa iyong listahan? Siguro, maisasama ko siya kung gano'n talaga nakikita ko, kung talagang ano, ipagpapatuloy niya yung gano'ng ginagawa niya sa tao. Tulong. Maaari, siguro. Kasi nakita ko naman, maganda naman yung ginagawa niya. Okay. Ang katanungan ko kuya, kung halimbawa magkataon o nagkataon na kaharap mo siya bilang isang driver ano ang gusto mong ipaabot sa kanya? Ang masasabi ko lang sa kanya yung sa kakalooban ko eh parang ano siya eh parang maganda rin ang hangarin niya eh kasi tumulong sa kapwa di ba? Marami rin siya nabibigyan, natutulong lalo sa panahon ngayon. Ang mga tao alam niya naman kalagayan. Siguro maaari. Mensahe para sa kanya. Yung mensahe mo para sa kanya. Para sa akin, mensahe ko sa kanya na ano, na ipagpatuloy niya yung pagtulong sa kapwa, yung prinsipyo niya, ituloy niya lang. Siguro makakamit niya rin yung gusto niya. Salamat ha. Salamat. Ayan si Kuya. Kuya, kayo po Kuya. Anong pangalan Kuya? Si Dundun. Dundun, Mikono. Ayan, may hawak na si Kuyang calendar. Kuya, so, kilala mo ba yung taong yan? Tulad nga ng sinabi ng kumpari ko, yung sinabi niya, naniniwala ko sa kakayahan niya kung talagang kapatuloy niya lang yung mga ginagawa niya sa mga taong na nangangailangan. Dahil yun ang importante sa atin, yung mga nakakatulong. Yung hindi masyadong... At saka sincere siya eh, no? Hindi masyadong kurap. Pangit yung kurap. Kumbaga bagong... Kailangan natin ng bago. Kasi sa mukha naman ng tao, makikita nyo yung tao na pagkakatiwalaan. Okay. Kaya dito kay Francisco Leo Marcos. Pang ilan kaya siya, kuya, doon sa listahan ng senador mo? Kung sakali man. Kahit pagpito, pwede na yan. Sa akin, mga... Pang-anim, pagpito, pang-lima, pwede na. Pangatlo. Pangatlo. Oo. Okay. Kuya, kung mayroon kang ipapaabot na mensahe para sa kanya bilang isang tricycle driver, anong gusto mong ipaabot na mensahe sa kanya? Nakatulungan kami dito. Ang masasabi ko lang sa iyo, boss, Leo Marcos, pagpatuloy mo lang yung pagiging ano mo sa mga Pilipino, tumulong, tsaka yung ano... Sana matulungan mo rin kami dito. Matulungan mo kami din. Kahit naman, nakakailangan tayo ng makampi na maging maat ng Pilipinas natin. Dito na lang po ako magtatapos. Salamat ha, Kuya Amy. Thank you ha. Sa maraming salamat sa inyong pagpapa-unlock. Sama din si Kuya. Makita namin siya ng personal. So, lahat naman na inyong sinabi ay makakabot at nakikita naman niya yun. So, thank you so much. Maraming salamat po. Buboto namin siya. Thank you.
stress niya nung pandemic okay. eh. So good morning sir. Ako po si Taong Gila. Ano to? Hero ng ano hong pangalan ko okay lang? Hero ng pandemic yan. Edward. Akwado. Kuya Edward, kilala niyo po ba yan si ano, Francis Leo Marcos? Ay, kilala nung panahon ng pandemic. Yan, nagbigay ng mga bigas eh. Ang dami. Nakatulong din sa kababayan natin nung panahon ng pandemic. Kaya ibubuto ko yan. Alright. Pang ilan kaya kuya? Pang ilan sa 12, di ba? 12, pang ilan naman po siya? Kahit magiging pasok, kahit pang 5-6, okay na yan. Basta makapasok. Basta makapasok. Kung magkaroon ko yan ng pagkakataon na halimbawa kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya bilang isang nagtatrabaho sa lansangan, isang abalabal driver? Sasabihin ko sa kanya, sir, maganda ang iyong hangarin sa ating mga kababayan, sa mga naipakita niyo pa ngayon. Nung simulang pandemic, tumutulong na kayo kahit kayo sinisiraan ng ibang mga tao. Pagpatuloy niyo, sir, pag nakaupo na kayo sa Senado, sir, tulungan niyo po kami, sir, kung mayroon man kayong may tutulong sa amin bilang kami, mga riders. Maraming salamat, okay. Sir. Thank you so much. Salamat po, sir. Salamat po. Manalo yan sa aming boss. Manalo yan. Yan ang ano po sa asawa. Meron tayo sa dulo. Uh-huh. Sino? Yan, ikaw muna. Nagkakape ako eh. Ito to. Ayan. Boss, si kuya. Kay Leo Marcos. Good morning, kuya. Ako po si Taong Gala. Tanong ko lang ho kung kilala niyo po si Francis Leo Marcos. Oo, yung nagbigay ng bigas nung panahon ng pandemya. Napapalit ko nga sa Facebook eh. So, ngayon po kasi tumatakbo siyang senador, number 44, kung sakali lang. 12 ang pipiliin natin, Senador. May sasali ba siya sa listahan mo? Pwede. Bakit? Maganda naman ang platforma niya eh. Nasa platforma. Okay, kuya. Yung ano niya, yung panukala niya sa tao. Alright. So, kuya, kung magkakaroon ng pagkakataon na, ano, limbawa, makaharap mo siya, ano, bilang isang driver naman, ano naman yung magiging mensahe mo para sa kanya? Yung inumpisahan niya, sana tap ganun pa rin. Pagtulaw sa ano na Busang Loob. Ano ang pangalan ko ya? Marlon. Kuya Marlon. All right, baka may babatiin po kayo, bumati na po kayo. Mga tuda ninyo, kapwa tuda or ano? Boston. Kabagaan lahat ng tuda sa Pasay. Mabuhay kayo. Ayan. Salamat po Kuya Marlon. Yan po si Kuya Marlon, mga kaibigan, isang tricycle driver. Mga kaibigan, si Tatay. Good morning, Kuya. Ako po si Taong Gala. Ano hong pangalan, Kuya, kung okay lang? Si Hiner po. Kung tawagin ako, Hiner. Hiner? Opo. Kuya Hiner, matanong ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Narinig ko po yung pangalan noon. Biglang sumulpot na lang, lumabas, sumikat. Pero di po talaga tiya kung ano, nagpakilala lang po kasi na kapamilya daw po talaga siya ng Marcos. Siya yung nabigay ng bigas ng panahon ng pandemya, di ba? Opo. Sa mga mahihirap, namigay siya. Ngayon, isa siya sa mga katanungan ko sa iyo, Kuya, kasi tumatakbo siyang senador number 44. Opo. So, mayroon tayong pipiliin 12 senador. Kung sakali, Kuya, may sasama mo ba sa listahan ang kanyang pangalan? Oo, pwede. Basta mga taong nakatulong sa kapwa, madali yon, madali nating maipasok yon. Pwede yung may luklok sa gobyerno para dagdag tulong na rin. Makatulong din siya sa mga nangangailangan. Okay. Ngayon, Kuya, ang isang katanungan ko, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong mensahe ang gusto mong ipabot sa kanya? Eh, ang masasabi ko lang po, kung talagang ano, gusto niya makatulong sa kapwa, eh, lalo pa niyang pagbutihin, lalo pa niyang pag-igihin para makilala siya lalo sa tao na maganda yung kalooban niya. Okay. Mayroon po ba kayong babatiin, Kuya? Baka may babatiin po, Kuya? Binabati ko lang po yung mga kababayan ko sa Leyte, Southern Leyte lahat. Okay. Salamat po. Ano ang pangalan, Kuya? Ano pa? Hiner. Kuya Hiner, maraming salamat po, ha? Thank you so much, Kuya Hiner. Maraming salamat.
So ayan mga kaibigan, mayroon naman tayong nakitang mga kaibigan na nakatambay lang dito. Ano? At samantalahin natin ang pagkakataon habang sila ay nakatambay, tatanong natin kung kilala nga nila si Francis Leo Marcos. Namin, Marcos kami. Marcos ngayon. Kami. Marcos kayo, kaya? Suporta namin talaga si Marcos. Si Marcos? Oo. Balimpito. Oo, balimpito sabi ni ate. Bakit ate, ano ka pa? BBM. Oo, BBM ako. Hindi ba sila BBM talaga? BBM, yeah. Kaya sabi ko mga balimpito. Wala ka doon. Kuya, pang ilan po kaya si ano si Francis Leo Marcos para sa'yo? Ano, sa akin yung una-una siya. Oh, ano yung pangalan, kuya? BBM. Ah, hindi. Marcos. Anong pangalan mo? Ano po? Tangkad na lang. Ah, tangkad. So, ang kanyang pangulo ay BBM. Si ate, ano ate? Anong pangulo mo ate? Sinong pangulo mo? BBM. BBM. Ate, pwedeng matanong? Ano po yan? Saan kayo nagpakulay ng buhok? Ah, doon po sa mayan, sa amin. Isang city. Maganda ba? Boy, siyempre ate. Ito pinakatanong ko ate. Aside doon kay BBM, kilala niyo po ba po si Francis Leo Marcos? Opo. Anong pagkakilala ninyo? Marcos, yung sinaunang mga tao, ano, yung tatay daw niya, lagi nagmamarsyalo, yung sa kwento. Ayun, sa kwento? Opo. Pero aside doon natin, kung ating matatandaan, si Francis Leo Marcos ang namigay ng bigas noong panahon ng pandemya. Opo. Siya yung namigay kahit hindi politiko, di ba? Tama po ba? Opo. Ngayon, ang tanong ko, kasi tumatakbo siyang senador, number 44, ang tanong ko, may sasama mo ba sa listahan? Bakit po? Dahil ano, magandang ano, pamamalakad mo. Maganda saka pamamalakad niya. Ano, maawain sa mahirap, mga tulad namin. Okay. Kung mayroon kayong babatiin natin, baka may babatiin kayo. Ay po dyan sa mga Senator Marcos, BBM, presidente namin. Okay, ate, one last question. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon, nakaharap mo siya, si Francis Leo Marcos, anong gusto mong iparating na mensahe sa kanya? First vote ka sa amin. Ganun. Salamat ate ha. Thank you so much. Maraming salamat. Inyo pong natunghayan mga kaibigan ang ating interview sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Mahalaga po ang mga tao sapagkat sila ang makapangyarihan pagdating sa larangan ng politika. Sila ang huhusga, sila ang pipili. Kung kaya't mahalaga po na malaman natin at alamin natin ang kanilang mga saloobin at damdamin. Comment down below lang mga kaibigan sapagkat kaparte ka ng vlog nito. Maraming salamat sa panunood at sana po ay patuloy niyong suportahan ang ating mga susunod pang Kalisorbi. Ako po muli si Taong Kala, Miguel of Shout Out to Pintorados TV. Maraming salamat po. Yeah.